Mula nang ipatupad ang isang linggong hard lockdown sa Barangay Addition Hills noong isang linggo, kumonti raw ang bilang ng mga nahawa ng COVID-19. Meron po kaming nadagdag lang na dalawa mula nung total lockdown from 57. As of today, we have 59 cases. We're hoping na na-contain na po yung transmission ng COVID. Heavily populated ang Barangay Addition Hills at ayon sa barangay, ang pagsisiksikan ng mga tao mula sa mga looban hanggang sa labasan ang isang dahilan kaya't dumami agad sa loob lang ng ilang linggo ang mga nagkasakit mula nang madiskubre noong Marso ang unang positive case sa lungsod. Ipinakandado muna ng barangay at ng City Hall ang pamilihan na ito. Ayon sa nakalap nilang impormasyon, dito halos nagmula ang mga residenteng kalaunay nag-positive sa COVID-19. Araw-araw itong dinisinfect. Alas 12 ngayong hating gabi, nakatakdang magtapos ang hard lockdown sa Barangay Addition Hills. Maging ang 3-day hard lockdown sa Barangay Mauway. Ayon sa Mandaluyong Police, kahit nakakandado ang mga lugar na ito, umaabot sa higit 20 na ang nahuhuli nilang lumalabag. Yung iba, may bibilin lang sa tindahan ng soft drinks. Yung iba, maglalaro lang daw ng Mobile Legends sa mga kaibigan. So, yung iba naman, sabi, hindi raw nila alam na may lockdown pa. Paalala ng pulisya sa mga residente. Kahit ma-terminate po yung lockdown na order natin, we still nasa period pa rin ng ECQ. So, nasa ECQ pa tayo hanggang Mayo 15. Sa additional, we'll be checking the quarantine passes. And dito sa Barangay Mauway, we'll be checking kung authorized person outside residence yung mga kabarangay natin. Round the clock na rin ang rapid testing. Pag ang isang probable case o suspect case po ay na-isolate, more or less po, malilimit po natin ang chance na siya po ay makahawa. Ginagawa lang po natin itong rapid testing para more or less po, ma-isolate po natin ang pasyente para ma-test po natin, ma-prioritize po natin kung sino po ang kinakailangang maswab. Ayon sa Mandaluyong City Hall, nitong nakalipas na 2 linggo, bumagal ang pag-akyat ng bilang ng mga nakakawa. 481 ang kaso ng COVID-19 sa Mandaluyong, 289 ang minomonitor ngayong positibong kaso, 145 na ang gumaling, pinakamaraming naitala nitong nakalipas na mga araw. 40 ang nasawi, 7 ang naka-home quarantine. Ang mga tao kasi ngayon ay naging aware na po talaga kung ano po ang kinakailangan gawin para maiwasan po ang COVID-19. Pero dapat po ay hindi po tayo mag-relax, hindi tayo magpahinga.